Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakatikim ng galit mula sa hepe ng NCRPO ang pulis na nangutong umano sa nahuli nilang drug suspect. Sibak siya sa pwesto at ang 14 na iba pang tauhan ng Eastern Police District Drug Enforcement Unit. Damay pati ang hepe ng EPDDEU at ang EPD Director. Arestado rin ng isang pulis Pasay na isinasangkot naman sa kidnap for ransom. Ano rin niyo pong pagtutok na ito ni Oscar Oida? Tuyo ka! Ano ka? Ha? Tumingin ka! Quinelyuhan, kinalog, dinibdiban, ganyan pinanggigilan ni NCRPO Chief Police Major General Guillermo Elizar si Police Corporal Marlo Siblao Kibete matapos mabisto sa umunoy pangungutong sa nahuli nila. Ano ba alam mo? Sir, wala akong hindi, sir! Walang kawala si Kibete nang maaresto sa isang entrapment operation kagabi matapos siyang ireklamo ng live-in partner ng isang nahuling drug suspect. Kasabwat umano ang ilang tauhan ng Eastern Police District Drug Enforcement Unit. Kinuha raw ni Kibete ang 60,000 pisong cash kasama na ang kwintas at motorsiklo ng nagre-reklamo. Kapalit daw ito ng kalayaan ng kanyang kinakasama. Humingi pa nga raw ng dagdag na 20,000 si Kibete at pinapirma pa siya sa isang deed of sale para sa motorsiklo. At yun. Pero yung motor, yung motor, pinapirmahan ka ng deed of sale? Opo. Napirmahan naman? Opo, kasi hiningan po nila ako ng 2 valid IDs tapos pinapirma po ako ng 3 sa baba. Hindi naman na nakapagdahilan pa si Kibete, lalo na nang basahin ni Eleazar sa harapan niya ang mga mensahe sa kanyang cellphone. Itong text basis mo, ha? Yung text mo, boss, office ka na, samahan mo ko, kunin natin pera. Agad sinibak sa pwesto ang sinasabing hepe ng EPDDEU at ang aabot sa 15 miyembro nito. Sibak din si mismong EPD Director General Balba. Ayon kay Balba, handa siyang sumunod sa utos ng mga nakakataas. Pero paglilinaw niya, hindi siya nagkulang sa pagpapaalala at pagdidisiplina sa kanyang mga tauhan. Arestado rin sa isang entrapment operation sa loob mismo ng Pasay Station 1 Drug Enforcement Unit si Police Corporal Anwar Encarnacion Nacer dahil sa umunoy kidnap for ransom. Nakatakas naman ang 3 iba pang target na kinilalang sina Police Lieutenant Ronaldo Frades, hepe ng Pasay Police Station 1 Drug Enforcement Unit, Patrolman Anthony Fernandez at Sergeant Rigor Octaviano. Ikinasang operasyon matapos silang ireklamo din ng umunoy ka-live-in ng drug suspect na inaresto nila. Saan ka dinampot? Sa Makati po. Sa Makati po. Sino kumuha sa'yo? Yun ba yung yun? Isa rin po yun. Isa rin po siya. Okay. Isa po siya sa isang maresto po. Kinagabihan, nang hingi na raw ang mga naturang pulis ng 100,000 piso kapalit ng kanyang kalayaan. Dito na raw nagsumbong sa CITF ang kanyang live-in partner. Git naman ni Nacer, wala raw siyang kinalaman sa krimen. Naharap sa kasong kidnapping ang pulis. Pinaghahanap naman ang mga sinasabing kasama nito. Agad namang ipinag-utos ni NCRPO Chief Eleazar ang pag-alis sa pwesto ng hepe ng Pasay Police Station 1 Drug Enforcement Unit, maging sa iba pang 28 na tauhan nito at hepe ng Pasay Police. We don't mind kung medyo maapektuhan yung trabaho ng unit na yun. So worth na isacrifice mo na pansamantala yung operational capability against drug para malinis mo na. Yes naman, yes, we can always do that. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.